Magandang buhay mga kaibigan. Isa na namang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa aking magigiliw na taga-subaybay. Nawa sa oras na ito ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kaibigan, tampok sa pag-uusapan natin ngayon si Angelita Aquino o mas tanyag sa kanyang pangalang Angel Aquino, na isang magaling na actress, fashion model, at syempre award-winning TV host. Si Ate Angel ay pinanganak February 7, 1973, dito mismo sa ating bansa. Nag-aktibo sa larangan ng showbiz simula taong 1996 hanggang sa kasalukuyan. Nakilala ang ating bida dahil sa galing nito sa pag-arte bilang isang kontrabida sa mga palabas na Encantadia, bilang si Aether, magkaribal bilang si Vera Cruz, at apoy sa dagat bilang si Adriana Lamayre. Hindi lang yan mga kaibigan, mas lalo siyang naging sikat when she became TV host for F, the longest running lifestyle show ng ABS-CBN from 1999, and its successor, ang US Girl, sa taong 2006. Alam niyo ba mga kaibigan, nagtapos ang ating bida sa University of the Philippines sa Baguio with a degree of Bachelor's of Arts in Journalism. Kung ang pag-uusapan naman natin mga kaibigan ay gawad pagkilala na kanyang natanggap, hindi naman magpapahuli ang ating idolo. Sa dami nito, kagaya ng Gawad Tanglaw Awards, PMPC Awards, Golden Screen Awards, at ang FAMAS Awards. Mga kaibigan, kung sa mga pelikula naman na kanyang napagbidahan, maging napagkontrabidahan, nakilala rin si Ate Angel sa mga palabas na Season of the Devil, Till I Meet You, MMK, at ang Effigies, ang Provinciano, at napakarami pang iba. Mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan at tuluyang kilalanin ang mga lalaking naging bahagi ng buhay ni Ate Angel, ay pakipindot muna ng subscribe button at bell button para lagi kayong una sa mga showbiz usapan na katulad nito. At sa katulong nyo na rin sa inyong munting lingkod. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong tulong. Mga kaibigan, bilang pagpapatuloy, halika na at atin ang kilalanin ang mga lalaking napaibig at naging bahagi ng buhay ni Ate Angel. Una dyan mga kaibigan ay si Ian Bernardes. Siya lang naman mga kaibigan ang naging asawa ng ating bida na naging ama ng kanyang dalawang magagandang mga anak na sina Ayana at Thea. Nagpakasal sila taong 1995, ngunit sa kasawi ang palad, nagkahiwalay din ang dalawa taong 2004. Bagaman they are legally annulled, still, they have a good relationship with their daughters. Pangalawa ay si Louis Villaruz. Nagkaroon sila ng relasyon ng halos umabot lang ng 4 na taon. Si Louis ay mas bata ng 5 taon kay Ate Angel. At ayon sa artikulong ating nabasa, nagkahiwalay din sila dahil nagkaroon ng third party sa kanilang relasyon na tahasa namang pinabulaanan ni Ate Angel. Pangatlo mga kaibigan ay si Farzad Pakdamanyan. Siya lang naman mga kaibigan ang naging karelasyon ng ating bida na isang Filipino-Iranian engineer. Taong 2016, nagsimula ang kanilang relasyon. Pero ayon sa artikulong ating nabasa, ay hindi alam kung magpahanggang sa ngayon ay sila pa rin. Walang nakakaalam mga kaibigan. Pangapat ay si Tony Labrosca. Siya lang naman mga kaibigan ang naging partner ni Ate Angel sa pelikulang Glorious, na kung saan ay napatunayan nila na they have such an unexpected good chemistry that really proved the talent of both of them as actors. At ayon sa ating nabasa, wala namang naulat o nabanggit kung sila nga ay nagkaroon ng totohanang relasyon. O baka, they are just a screen match up. Mga kaibigan, kayo na lang ang bahalang humusga. So mga kaibigan, hanggang dyan na lang muna tayo. Sa muli, pakipindot muna ng subscribe button at bell button bago mo tapusin ang panonood ng video nito. Para lagi tayong magkasama sa mga showbiz usapan na katulad nito. Sa muli mga kaibigan, ingat sa kumakalat na karamdaman. God bless everyone.